kasiyahan, tawanan at sorpresa for everyone. Kami na ang bahala dyan dito sa Eat Bulaga! Kaya mga Damercats, brace yourselves. Wow, brace yourselves, yeah, brace sa chikahang puno ng feels ngayong tanghalian sa Bawal Judgemental. Naku! Ano kaya? Siyempre pinaghalong kaba. Nervyos! Iyak! Na naman, iyak ka na naman. Iyak ka na naman. Pag-uwi yung kagabi, mag-ana ata yung mata ko. Ay, naku, good luck. Gusto mo ba? Wag na. Wag na, please. Kaya, sabi nga natin, kailangan, ganyan, pagganda tayo dahil yung pag-uusapan, lalo mga nasa bahay, minsan, Yung kakamukha yung kahapon, di ba? Nakaka-proud. Grabe. Nakaka-inspire yung mga Damercats sa ating mga katutubo na naging mga talagang successful sa kanilang mga buhay. Si Kaka sa... Nakinipa ko nga si... Si Otit. Si Otit. 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 Nagpapa-BP ako eh. Anong BP? Mataas ba? Mababa lang. Wow! Yung nga pinakita... 1 is to 10. Yung pinakita natin kahapon, hindi lahat ng tao, kaya nga bawal mag-judge. Bawal judgmental. Nakita mo naman yung mga narating nila. Congratulations po! Yes! Kaya alam nyo na, mga Damercats, bawal magpahuli. Dapat lagi kayong updated sa kwentuhan. Correct. At, pero aside from that, mga Damercats, hawakan ang inyong mga cellphone, mag-download na ng Shopee app at maki-Shopee Shake para sa chance manalo ng 50,000 pieces! Ang laki na naman! Grabe naman! Dagdag sweldo yan from Shopee na pwede rin pang happy shopping with Shopee. Katulad na lang ng Lucky Shopee Shake winner natin kahapon na si BSOSBKS. Grabe, nag-shake-shake lang siya. Aba, may 50,000 pesos na agad-agad. Congratulations! Congrats! At sa mga wala pang Shopee app dyan, mag-download na at sabay-sabay tayo mag-Shopee Shake mamayang 12:10. 50,000 pesos lamang po ang naghihintay from Shopee! Kaya eto naman, umpisa naman natin ang sorpresa sa One for All. All for One! Yung mga winners natin ang takbuhan sa TV kahapon, agad-agad din nilang nakuha ang kanilang papremyo. Walang kuskus balungos sa Palawan Express, pera padala. At ngayong araw, apat ang mananalo ng 5,000 pieces plus GMA Afford the Box. Ito lang ang kailangan gawin. Ito. Ayan o. Tignan natin yan. Tsuing! Asa na yan? Tignan nyo, ha? Yan! Ayan, si Poleng. Poleng, gayahin lang ang posyong dabagas natin si Poleng. Mag-selfie sa harap ng tibilisyon. Kailangan bagong ligo. Correct! Kailangan fresh. Habang may hawak na picture frame. Babae, siyempre si Poleng. Kaya babae po ang hinahanap natin. At ipost lang po sa designated dito sa Eat Bulaga official Facebook page. Ayan yun, ano? Siyempre, pag ipopost nyo, dapat may kasamang code. Asan yung code? Ewan ko. Code? Nasaan ba? Code? Hanapin natin. Halika, hanapin natin yung code. Dyan. Alam ko, nandito lang yun. Find the code. Nasaan na siya? Nawawala yung code? Nakuha mo na ba yung order? Hindi pa. Mamaya pa sa... Mamaya pa sa... Ayan, mga Damercats! Ang code natin for today, green! 332! Green! 332! You only have 10 minutes to comment, Damercats, kaya takbuhan na sa TV! Eto na! Eto na, mga Damercats! Humanda ng manalo ng 50,000 pesos at sa payday discounts yan ng Shopee Payday Sale! Let's go, Ozzy! Come on, come on, come on, come on. Come on, guys, everybody. Come on, let's go, let's go, let's go. Come on, come on, come on. We will make this payday full of surprises with the best shopping deals and discounts. Sa Shopee Payday Sale! Ang Shopee, ang best shopping option ninyo dahil sa Shopee, hassle-free na, virus-free pa. Pati shopping, free din. I mean, shipping. Shopping. Ang shipping, free din. Sa Shopee lang yan, Damercats. Grabe. With Shopee, you can shop anytime, anywhere with unlimited discounts, vouchers, shopping items. May 50,000 pesos pang naghihintay sa inyo pag nakishake mamayang 12:10. Ano? Grabe! 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 Grabe!
habol na sa pag-download ng Shopee app sa inyong mga cellphone at mag-Shopee na para sa chance maka-avail ng best shopping deals and discounts this payday sale. At syempre, para sa chance din manalo ng 50,000 pieces. Grabe! Alam mo, true yan! True! Pala? True! True yung best shopping deals na yan dahil ngayong araw, may 99 peso payday deals sa Shopee. As in, 99 pesos lang. Alden, Kuya Wally. Ano na naman kaya yung mga 99 na yan? At ito na yung mga items sa 99 pesos lang. Mobiles and gadgets, electronics, fashion, apparel, shoes, groceries, toys, and kids and babies items, and a lot more. Lahat na kasi nasa Shopee. So, ano pa ba? Grabe, napakarami talaga yan. Sa Shopee lang yan, Dapper Cats. 99 pesos na lang ang mga items na yan. Free shipping, zero minimum spend pa. Best payday shopping deal talaga sa Shopee, mga Dapper Cats. Best. Talaga sa Shopee, oh! Iba talaga to. Best shopping deals. Talaga, bossing talaga, oh! Sa Shopee, may 99 peso shopping deals. Free shipping, zero minimum spend pa, pwede pang manalo ng 50,000 pesos. At ito pa, may flash deals pa. Ano ba mga flash deals natin for today? Yes, bossing? Ito na, Dapper Cats, mag-ready na dahil ito na ang pwede pang itagdag sa Shopee shopping cart ninyo. Dahil ito na ang Shopee flash deals for today. Ito ha! Makinig kayong lahat! Para sa mga gusto ng on-point ng mga pinigmata dyan, ito na ang mascara para sa inyo. Ang Maybelline Hyper Curl Mascara, non-irritating yan at smudge-proof. At today, very affordable na yan dahil may 23% discount dyan from 199 pesos. Ngayon, 153 pesos na lang! Muro naman yan! Eto pa! Sabi mo kay cheese ka yan! Eto pa! Para naman sa mga gusto mga rosy cheeks na yan, huwag na gumamit ng mga crepe paper. Everyday, para everyday rosy cheeks kayo, eto na. Para naman sa inyo, may 23% discount yan. Eto ang Maybelline Sensational Liquid Matte Lip and Cheek Tint. Dati yan, 199 pesos. Ngayon, 154 pesos na lang sa Shopee. Kahit tanghali, pak na pak! Ang chick mo. Baka masampal ka. Baka ayan, ito. Pumunta naman tayo sa skincare. To brighten up and moisturize your skin, here's the soap for you. Ang organic skin, Japan 4 times intensive whitening whip soap. May 50% discount yan. From 199 pesos ngayon, 99 pesos na lang sa Shopee. Ganda na lang. What? Isipin mo, gaganda yung skin mo for 99 pesos. Habi! Sobra na to. Kaya cheese ka na ko. Gawin. Mag-usap kayo ni Cheese ka. Mag-shop ka na. Ito, para naman sa gusto maging lighter yung skin dyan. Paano ito yan? Naman, organic skin, Japan 4 times whitening set. Organic yan, kaya safe yan. Safety ng bulsa nyo kasi 48% discount yan today sa Shopee. 339 pesos na lang siya from 649. Laki ng discount, di ba? Laki ng igaganda nyo dyan, promise! Uy, ano ba yun? Yes! Todo na to. Uy, ito mga Dapper Cats, mag-Shopee payday sale na at bilisan nyo na mag-shopping dahil limited time offer lang yan, Dapper Cats. Ngayong araw lang po yan. Ngayong araw lang. And ito mga na! Dapper Cats, meron na lang tayong 40 seconds before Shopee Shake. Bossing! Bossing! Ganda na kami! Ganda ng mga flash deals. Ready na ang mga cellphone nyo, Dapper Cats. Punta na sa Shopee app dahil malapit na tayo mag-shake for 50,000 pesos. Ilang seconds na lang, ilang seconds. Ilang seconds na lang, Adan. Ilang seconds na lang. Ilang seconds na lang yan. Ready na, Dapper Cats? Ready na, ready na. Ready your phones? Ready! Ayan! Ayan na! Ready, Dapper Cats? Let's do the Shopee Shake, Dapper Cats! Let's go! So Shopee Payday Sale, discounted na, safe shopping pa, and free shipping with zero minimum spend. You can shop anywhere, anytime. Kompleto yan sa Shopee. May pang fashion, electronics. Shopee! Meron din pang grocery sa Shopee. Kompleto yan! Lahat ng maisip mong bilhin, mga Dapper Cats, meron yan sa Shopee. Marami pang discounts at vouchers. Grabe na to. Grabe na to. Shopee! Isipin yung pang araw-araw para Pasko! Oo ka! Dami discounts! Dami promos! Dapper Cats, shake-shake na! 50,000 yan, Dapper Cats! Ito, go! Pag-shake, Dapper Cats! Ito na lang, grabe na kapag shake ko, makakalas na yata yung braso ko! Modo na to! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1! Start! Ano? Oh, kumusta kayo dyan? Ikaw, ano ka magkano ka? 43,000. Uy, grabe! 37 million ako, ikaw, Alden. Grabe naman yung 37 million na yan! 4 pesos. Bossing kayo, magkano na kayo? Ilan ka? 37 million? Opo. Ang laki. Ay, 38 million. Grabe sa tuwa namin, bossing. Nakakakitig na kami rito. Maraming salamat sa mga nag-download ng Shopee app at naki-Shopee Shake sa atin today. Mamaya, malalaman na natin kung sino ang lucky Shopee Shaker ang panalo ng 50,000 pesos. Ayan, Dabarkats, maraming shopping deals ang naghihintay sa inyo sa Shopee, kaya mag-shopping-shopping na kayo. At hinihintay na rin kayo ng 99 peso payday deals ng Shopee, kaya go na, i-download nyo na yan dahil maraming items na 99 pesos lang. Merong 99 pesos sa mobiles and gadgets, electronics, fashion, apparel, shoes, groceries, yun, toys, and kids and babies items, and a lot more. At Dabarkats, today lang yan, kaya ilaban nyo na to. At hindi lang yan. Para naman sa lahat ng Shopee shoppers, may 10% at 15% cashback para sa inyo. Tandaan lang ang codes na nakikita nyo sa inyong mga screen. Guys, ito, picture nyo. Yan. Picture nyo na yan, bilis! Pan-discount yan, no? 10 to 15%. Picture nyo na. Oh, ibig sabihin, pag nag-Shopee kayo sa Shopee at ginamit nyo yung mga vouchers na nakikita nyo sa screen, kahit magkano man ang bilin nyo, may 10% or 15% na babalik na coins sa Shopee account ninyo. Grabe! Woo! Grabe! At yung Shopee coins na yan, pwede nyong gamitin yan pag nag-Shopee-shopping ulit kayo. True! True talaga! Hindi yan pwede parang pasa load sa inyo. Mga number gods! Mag-Shopee Payday Sale na, your best option for a hassle-free and virus-free shopping. Sa Shopee, you can shop anytime, anywhere with free shipping, zero minimum spend pa. Lahat yan sa Shopee Payday Sale! Shopee Payday Sale! Chika, makikaba at makitawa naman tayo sa Bawal Judgemental sa pagbabalik ng Eat Bulaga! Maliit na negosyo at kabuhayan, nahinto ng hindi inaasahan. Panahon nang bumangon, bayanihan tayo sa panibagong simulang hatid ng Kabuhayan ni Juan Project. Ayun,
Ayan. Batiin muna natin. Shoutout muna tayo sa mga Dabber Gods sa ating nanonood. Team Online. Hi, guys! Hi! Hi! Sana okay lang kayo dyan. Yeah. Parami na lang parami ang nabibigyan. Uy! Ay, yan! Intro ko lang! Excited! Thank you, Alden. Parami na lang parami ang nagbabayan niyan. Kaya naman, parami na rin ang parami ang ating natutulungan. Yun. Yan, kaya maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong at nag-avail ng Bubblehead Dolls at Eat Bulaga Silver Special DVD. Yun. Wow! Andyan sila. Aaron Joshua Blaza ng Batangas. Wow! Sino ba? Andyan din si Mary Joy Pangilinan ng Carmona, Cavite. Wow. Sino pa? Sino ba? At andyan din si Arnold Drews Co. ng Lapu-Lapu City, Cebu. Cebu? Sino meron ba? Pa? Ang daming hirap sa gagawin. Andyan din si Lorvin Joy Miot ng Agusan del Norte. Sino? Meron pa? Ang dami naman yan. Winjoy Cypress ng Ozami City. Maraming thank salamat, you. Dabber Gods. Thank you sa mga Dabber Gods na gusto pa rin tumulong or gusto mong umorder ng mga bobbleheads tsaka nung 25 years silver anniversary ng Eat Bulaga. Pwede pa rin kayong umorder. Mag-email lang kayo sa eatbulaga@eatbulaga.tv. Tapos ilagay nyo sa subject. Kabuhayan ni Juan. Tama yan. Dahil may Eat Bulaga collector's item na kayo, nakatulong. Oh, true. Huh? At ito, kilalanin na natin ang Dabber Gods na nagpadala ng video. Si Agerica Opiana ng Baras Rizal, isang motor parts shop owner. Huh? Patingin nga. Ito po si Agerica Opiana ng Baras Rizal. Ito po kaming negosyo na motor shop. At nagsimula po ito noong 2017. Nagbenta po kami ng motor para po magkaroon ng puhunan sa aming munting negosyo. Nagsimula po kami. Kahit po hindi ganun kadami talaga yung naipamili namin, ay nagsimula po kami kasi ang asawa ko naman po ay mekaniko sa paggagawa ng motor, sa pagtitinda ng mga accessories. Hanggang sa unti-unti po ay lumago naman ang aming munting negosyo. Dito po kami kumukuha ng pang-araw-araw namin. Yung pinang-aaral namin, pinangbabaon po nila araw-araw. Meron po kaming anak na grade 8, grade 2, at kinder po. Hanggang sa dumating na po yung pandemya sa ating lubos pong naapektuhan ng aming kabuhayan. Minsan, pailan-ilan na lang po yung nagpapagawa. Nahirapan po kami na kaunti na lang po yung nagpapagawa. Unti-unti po yung kinikita ng shop, nagagastos na po namin. Nabuhayan po ako at tumali sa Kabuhayan ni Juan Project. At sana po matulong kahit po katulad na pag-uumpisa na lang din po namin para lang po muling mabuhay ang aming motor shop. Maraming salamat po. Si Ate Agerica Opiana. Hi! Hello po. Ate, okay, gano'n nakatagal yung business niyo na yun? Ito. Na, bali 3 years na po siya. Tatlong taon. Pero nung 3 years na yun, maganda takbo. Opo. Po. Kaya lang, no, pero nang ganito, doon na humina. Opo. Hmm. Dati magkana pang ganitong mga corona. Sa paggagawa po ng motor, minsan po na 5 motor po pataas na po yun. Pinakamababa na po yung file. Pagkano ba yung paggawa ng isang motor, kunyari? Depende po sa sira kasi. Yung average? Ano yung kadalasan? 250 labor po yun. 250 labor. Halimbawa, change oil. Pag sa change oil po, mura lang po, 30 pesos. Ah, ganun lang. 30 pesos lang pala change oil. Takin mahal. Yan ang mahal. Yung po yung alam ko, pero hindi ko po alam yun sa singil ng asawa. Tsaka depende sa oil na ginagamit. Opo. Ano ba yung kadalasan na pinapagawa? Sa makina po. Anong, sa loob po ng makina. Ano nangyari sa makina? Nangyari po, naputulan ng belt and po. Yung naputulan ng siko, na aksidente, na parang gano'n. Ay, motor kasi, kala. Hospital. Hindi na po kasali. Ah, hindi na kasali yun. Oh, eh, bakit ang dami-dami negosyo? So, tapos ito yung napili ninyo? Bali, matagal na po pong mekaniko ng motor. May 9 years na po.
years na. Opo. Tapos, napush ko lang po siya na magsarili na ng shop. Opo. Bago yan, ano yung iba, ano yung dati niyong pinagkakabuhayan? Ah, nagtatrabaho po ako ng sales personnel po ako ng ano, ng perfume sa safe market. For years po. Bango na. Perfume. Ibang perfume na pwede. Pero ito ate, ito yung pinuhunan nyo. Pero wala kayong mga tinda, mga parts ng motor. Meron. Meron din. Kompleto. Kompleto yan. O, hindi po. Bumibili pa rin kayo sa iba. Opo. Pag may nagpapahanap. Kasi ganun daw. Pag may pinagawa, ito yung kulang na part. Bibili niyo na yun. Opo. Minsan po, by order na rin po kasi ano lang po kami, iniikot lang po namin yung yung puhunan po namin. Kumbaga po sa fast moving po kami. Ate, kamusta kayo ngayong ECQ? Itong nag... Ayun po, apektado po talaga kasi po sa limiters by chat lang po kapag may magpapagawa po. Doon pa lang po kami. Meron bang instance na sa isang araw wala talaga? Opo. Meron po talaga. Paano kasi hindi naman po napapriority ngayon ng tao ang pagpapagawa po ng motor. Paano yan? Pagka ganun, walang paggawa ng motor? Naman po kasi kaming counting na ipon. Pero yun nga po, dahil po sa ECQ, unti-unti na po nagagalaw din. Tsaka po yung sa parts po ng mga paninda namin, yun na pagbebentahan po, na uubos na rin. Di ba? Bali yung naiipon yung pera, yung puhunan nyo, yung pinaiikot nyo, unti-unting nauubos kasi wala naman nagpapagawa na. Opo. Nagagamit nyo na ito lahat. Opo. Mahirap yan. Sana okay ulit yung shop ninyo kasi ngayon maraming mga nagmumotor, mga nagdi-deliver. Oo. Ano pong plano nyo ngayon yan? Ayun po, pag ilalaman po namin si shop, unti-unti po namin bubuhayin. Kahit paano po, may awa po ang Diyos na mabangon po siya namin. Ayun. Kaya ayun nga, naisipan niya na sumali dito. Di ba? Oo. At ito, Ate Age, para mabuksan ulit ang motor shop parts at mapalago ang... Ito na. Tanggap ito ang regalo ng Eat Bulaga. Pasok! Motor shop. At hindi lang yan, syempre. Dadagdagan pa natin yan. Pandagdag po. Siyempre naman.
Maliit na negosyo at kabuhayan. Nahinto ng hindi inaasahan. Stories to tell. Pikit mata ko siyang binigay. Ang tagal ko kasing hinintay na magkaroon ng pagmamahal ng isang ama. Mahal kita, 3,000. In a roller coaster of emotions. Unfortunately, di lang naging kape. Will you marry me? Don't judge the reporter by his cover. Ang tanong! Are you ready for Bawal Judgemental? The New Normal. Brought to you by Flanax. Grab Food. And Lazada Mid-Year Bounce Back Sale. Gawin natin mas extra ang tanghalian nyo, Tower Cats. Extra fun at extra rin ang kaba. Dito sa Bawal Judgemental! Bossing! Hindi na po kami dito sa studio. Bossing! Happy Valentine's! Happy Valentine's, Bossing! Wala, naubusan na ako ng bate eh. Wala na po okasyon, naubos na. Mga Dabber Cats, sama-sama tayong ma-inspire at bumilib sa mga kwento ngayong Wednesday. Main Alden, sino ang ating husgador for today? Husgador. Ito po ang husgador natin ngayong Bossing. Ngayong Wednesday afternoon, TV and film actress, Miss Glydel Mercado. TikTokerist, Miss Glydel. Welcome po. Hello. Welcome po. Good welcome. Afternoon sa lahat ng mga Dabber Cats. Hello. Thank you for having me here. Diyan po si Bossing, Miss Glydel. Hi, Bossing. Hello. Hi, Glydel. Hello. Hello. Kamusta na? Parang bago buhok natin na. Ah, bago to. Kasi meron akong bawal ang judgmental kaya napagupit ako. Yes. Kamusta na si Mr.? Okay naman si Ton. Okay naman siya. Nanonood siya ngayon. Hello, Aton, Aniza, and Annika. Aton!
nanonood siya. Oh. Sabi niya, good luck na siya sa'yo. Kumusta, Palo? Ah, medyo okay na yun. Ngayon, nung lockdown, syempre wala. Pero ngayon, medyo umu-okay na ulit. Oh, syempre. Eh, pwede na, pwede na. Okay, ay magaling ka bang kumilates ng tao? Actually, judgmental ako eh. Pero bawal dito eh. Kaya, eh, oh, tingnan natin. Diretso? Pero honest. Eh, basta paalala, bawal ang pandalos-dalos, bawal magkasakit, at higit sa lahat, bawal judgmental. Siska! Busing! Kumusta ka, Busing? Oo, no, nasan ka? Ay, ito ako, Busing ko! Uy. Hello, Busing! Happy Wednesday sa iyo! Kahit nag-ikot-ikot pala dyan yung mga COVID virus, dapat positive lang tayo, good vibes lang, Busing! Dahil ito na ang chismosang kapit-bahay from home. Nag-comment lang sa Facebook page ng Itbulaga. Nagka-chance na makihula, Busing. Ang inahanap natin ay wedding planner. Ito si Philip Umbaw ng Bataan. Philip! Hello! Hello! Ayan! Hi! Pati ka kay Busing at kay Mays, ano? Hello, Busing! Good afternoon! Good afternoon po sa mga Dabar Cads po natin. Hey, Glydel! Na partner mo. Hello po, Miss Glydel. Yeah, kaya, hello. Jowa pa. Hello. Galingan po natin. Okay, galingan natin. Glydel and Philip, good luck sa inyo. Ito na, ang mga uhusgahan ninyo. Pakikilala sa atin ang mga judgmental sa sina Jopao. Sa'yong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Wow! You know, TikTokerist! Hi, Glides! Kamusta? Okay naman. Ang galing yung sumayaw. Wow, mas magaling ka. Oo. Alam mo, believe kami sa'yo. Ngayon mo lang inaral. Pati yung lyrics, alam mo. Alam mo eh. Galing mo talaga. Pero titingnan natin kung talagang... Huwag matanggalin yung mic mo pag tumatawa. Eto, tignan natin ang galing mo, ha, Glides. Eto na mga Dabar Cats na pagpipili-pilian mo, mga Dabar Cats. Pasok! Para magalit. Oo. Oh. Ang init ang ulo. May kinikimki. Mga Dabar Cats, pakitanggal po ang mga face shields. Ayan, Glides. Sabi mo kang ina, judgmental ka. Etong panahon na to, ngayon, pwede mo silang i-judge. Titigan mabuti ang mga hilatsa ng mga pagmumukha. It's judgment time. Pwede mo suriin, pakiramdaman. Ang hirap, sandali. Kung ano ba yung mga... Kung sino-sino sila. Pinagkakatulad-tulad nila, ganon. Alright. Mga Dabar Cats, to your face shields, please. Punta na sa mga face shields. Sabi mo nga kanina, ang hirap. Mm-hmm. Para mas madalian ka ng konti, kakausapin namin sila. Para may konting okay, idea okay, ka okay, kanila. Pakinggan okay. Mabuti ang kanilang mga sasabihin. Dito muna tayo kay Ken. Pakilala. Magandang tanghali sa lahat ng Dabar Cats. Ako nga po pala si Kenji Pagtalunan, taga Taal, Bukawi, Bulacan. Naniniwala po ako sa kasabihang, many problems are not reason to give up. May lakad ka ba, iyo? Oh, hindi. May lakad. Naihi lang. Naihi. Ano ba? Ken, anong talent mo? Sasayaw po ng Marikit dance ni Idol Manix. Yan! Wow. Marikit! Marikit! Music! Ikaw akong binibini, ikaw ang binibini sa simulat tulin ang aking pag-ibig. Ikaw ang binibini, narinin ang nais ko.
ba yun? Eh, ganun pala. Hindi ko alam eh. Ganun ba? Alden, ganun ba yun? Mali ata yun eh. Alden, patingin nga Alden. Tama ba yun? Music! Ikaw ang binibining nani ng nais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang binibining kulay sa buwang mundo. Sana ikong abambuhin na ito. Ikaw ang binibining nani ng nais ko. Galing! Galing! Kaya kaya din ni Cheese ka yan. Ay, 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 wag mo na akong anon, iho. Ayaw. Cheer-cheer ka pa dyan, ha? Ayaw. Thank you, Ken. Ken! Galing, Ken. Mm-hmm. Ano yung mga talent? Naka ba lang, lusog-lusog. Pakilala po. Good afternoon, Dabar Cads. I'm Bea Bianca from Caloocan City. Mm-hmm. Kasabihan? I believe that the real emptiness can be found deep inside your heart, not from the appearance of the person. Oh. Haba, no? Ayan. Papakinggan mo yung mga kasabihan nila. Baka merong may hint. Okay. Bea? Bea. Ano yung talent? Magti-TikTok na lang po. TikTok! Come on, let's basic it. Music! And they all went to heaven in a little rock. Bayon. Hindi ko rin alam kung tama ba eh. Ganun ba yun, main? Ginawa nyo na, di ba? Ganun yun. Pantaya! Ganun yun. Pantaya! Sobra. Parang back to you. Back to us ah. Ganun na pala ngayon ah. Back to us. Ganun ba yun? Para tayo mga player ng basketball eh. Thank you, Bea. Thank you. Uy, magagaling mag-TikTok yung mga ano natin. Ay, ako madulas ata ako. Ganun ba yan? Sorry ha. Hi, pakilala po. Good afternoon, Dabarcats. Ako po si Angelique Oliveros, taga Malabon City. At naniniwala po akong kapag nagtanim ka ng kabutihan sa tao, ay makakatanggap ka din ng kabutihan mula sa kanila. Iyon. Iyon. Kung anong tinanim, yun ang bunga. Mm-hmm. Ano naman ang talent mo, Jelique? TikTok din. Huwag tayo sumayaw, Paolo. Ay, wala nang back to you, ah. Music! Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get too close, but I still want that. You're savage love. Wow. You're savage love, love. You're savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. You're savage love. Ganun ba yun? Ang saya-saya mo, no? Ganun. Alam mo, kayang-kaya rin yan ni Glydel eh. Talaga ba? Oo naman! Music! Adele, adele, wala bang call for you? Go, Glyd! Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get too close, but I still want that. Meron pang remix. Meso ko pa sa ilalim. Thank you, Jelique. You're so happy. I'm happy for you. Next. Pakilala, pakilala. Wala pa nga. Maka-ahem ka na agad eh. Pakilala, be. Hi mga Dabar Cads. Ako si Curvy Capin, Quezon City. At naniniwala ako sa kasabihan na huwag mong gawin sa kapwa mo ang mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Tama naman. Tama naman yun. Tama naman yun. Ano naman ang talent mo? Kakanta po. Kakanta. Ah, iba to, iba to. Balbasarado, magaling kumanta yan, tandaan mo. Music! Umuwi ka na, baby. Dali na! Ina ako sa may nawala ka. Mahirap ang marusa. Wait, nasa work pa.
Hindi ikaw, hindi naman para sa'yo. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghihira. At dahil ikaw lang pumapawi sa mga luha at naglalaga ng ngiti sa mga labi. Pa-uwi na ako, baby. Ayun na, oh. Di naman sa'yo, eh. Di naman sa'yo, Chiske. Kasi magsasaing na. Okay. Thank you, Curvy. Curvy. Touch the color. Blue yan. Pakilala po. Hello po, Dabar Cats. Ako nga po pala si Regen Gonzalez from QC po. Naniniwala sa kasabihan, parenthood ay, is... Ah, bawal ang babas, ha? Hindi namin pwedeng hawakan yun kasi... Halikot, lagay po sa bulsa yung kamay. Ganun mo lang para makita namin kung tama. Dito, yeah. Parenthood is the best, love is a DNA. Not DNA po. Ulit. Lagay mo rito, lagay mo rito yung kamay mo. Ulit. Lagay mo rito, ate. Diyan, lagay mo rito yung kamay mo. Yan, gi. Titignan nito kung tama. Titignan namin sa'yo. Go! Parenthood is the best... Policy. Hindi. Parenthood is about love, not DNA. Ah! It's about love and not DNA. Okay. Kasi nervous ka eh. Ano yung talent mo? Para mawala yung nervous, mo, Chen. Kakanta po. Yan! Music! Baka may lyrics ka rin sa kamay, ha? Go, Chen. At ngayon, nandyan ka na. Asan? Di mapaliwanag ang nadarama. Lalo ko sa walang hanggan, di maasahin, di ka sasaktan. Mula medyo hindi niya kabisado. Mm-hmm. Alam mo, Jen, alam na alam. Matulog, oh. Alam na alam ni Maine to, eh. Ganda. Ayan. Hindi ko nga alam yung kanta. Kasi narinig kita. Sa susunod na lang. Sa susunod na lang, ha? May utang ka. May utang? Ano yun? Parang Bumboy. Wala pa akong pera. Sa susunod na lang. Sa susunod na lang. Huwag nakaluwag-luwag. Thank you, Jen. Napabilib mo si Bossing. Mm-hmm. Tandaan mo yan. Iba ang iyong... bosses. Letter F, pakilala po. Hi, Dabar Cats. Ako nga po pala si Maria Carolina Pineda, taga sa Lisoy, Mikawayan, Bulacan. Mm-hmm. Ano naman mo ang inyong... May kasabihan po tayo na huwag kang kakain ng kamote para hindi ka mautot. Ah, bakit ako tinitignan mo? Hindi, yung kamote naman talaga. Yan yung pag lumalabas, palabasin yung hangin. Halimbawa, hindi ka natunawan. Mm-mm. Kailangan niya, yun kamote yung, kainin mo. Yun yung okay effect naman yun. Nung pagkain ng kamote. Healthy wala naman. Wala masama doon sa ano. Sige, tuka pa. Yan ang likas na hindi maiiwasan. Totoo okay. Yan. Okay, Carol, ano naman ang iyong talent bukod sa... Sasayaw po. Nasayaw. Oh, mag-ingat. Sasayaw. Mag-ingat ka, baka nakakain kang kamote, ha? Music! Gotta take the time to cut them off, I need her. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. Parang tama naman, Kuya Pa. Ah, tama. Hindi namin alam yung tamang pagsayaw talaga. Tama. Paano yung tamang step? Music! Gotta take the time to cut them off, I need her. I know how to make the girl go crazy. Wow, sweet. When you treat her like your number one baby. Ooh. I know how to make the girl pala. Go crazy. Ooh. When you treat her like your number one baby. Absuelto na ako. Yun pala, yun tama. Tama. Oh, alam mo na, Carol. Alright, next.
Wow, foreigner. Teka lang po. Foreigner. Ayaw ng mga lahat. I'm Lord Jane Dandoy, Barangay Botokan, Quezon City. Mm-hmm. At naniniwala ko sa kasabihan, maging madamot ka na sa ibang tao, wag lang sa taong nagpalaki sa'yo. Uy, tama naman. Mm-hmm. Ano naman ang iyong talent, Jane? TikTok. Parang dumorbel, ah. TikTok dyan natin. Go. Music. You know I'm gonna get... Sabayan mo na! Ayan na! Sabayan mo na! Oy! Teka, bitin! Bitin ba? Music! Hanggang house room, ha? Bagal, ha? Tsaka mababa, ha? Baba! Yung iba, walis ang luwilipad. Ito, bayong. Salamat, Jane. Thank you. Ayan, Glydel, nakilala mo na, napakinggan mo, nakita mo ang kanilang mga talents. Umpisa na natin ang Round 1! Miss Glydel, dito sa round 1, 4 out of 7. Ibig sabihin po, 4 ang tama, 3 ang mali. Ngayon po na, narinig nyo na ang kanilang mga kasabihan. Ano po sa tingin nyo ang possible question? Yung mga kasabihan nila, mostly, parang tungkol sa kabutihan. Naguluhan lang ako kay letter F kasi abot kamote. So parang dun ako naguluhan. Una kasi iniisip ko kung sino-sino sa kanila dahil kabutihan nga yung kanilang mga motto in life. Mm-hmm. Kung sino siguro sa kanila yung church volunteers. Pero sinabi ni letter G na huwag mong gagawin sa tama ba? Huwag ka magtatanim ng something na parang sa kamote rin. Huwag ka magtanim ng kamote para hindi ka maging ganyan. Oo, naguluhan talaga ako. So, siguro sino-sino sa kanila ang frontliners. Pwede. May kamote. Baka si chismosong kapitbahay natin na si Philip. Chiska, ano mo nga? Ito po si Philip. Philip, ano sa tingin mo yung question? Yes po. Kasi po narinig ko about emptiness and parenthood. So, ang iniisip ko po, bossing, ang tanong, sino-sino sa kanila ang iniwan ng mga magulang? Yun. Salamat! Ang ganda ng bossing. May hawig. Ba, may hawig, ha? Eto na. Ang tanong! No! Sino-sino sa kanila ang older than 10 years old nang malaman na sila ay adopted? Ha? Okay, ibig sabihin ay kinupkop, inalagaan, pinalaki nang hindi nila tunay na mga magulang. 4 dyan, more than 10 years old na sila nung malaman na sila ay adopted. Okay, Glydel? Good luck. 4 ang pipiliin. Ang mga choices mo, Glydel, letter A, si Ken. B, Bea. C, Jalik. D, Kirby. E, Jen. Carol, sa F. At G, si Jane. Oh! Glides, sa round na to, 4 sa kanila ay nalaman nila na sila'y adopted child ng 10 years or older than 10 years old. Okay. Mm-hmm. Meron kang 50,000 pieces. Bawat maling sagot, minus 5,000 pieces. Naku. Always protect your money. Naku. Pili ka na ng 4.
isa-isa lang. Pwedeng kahit hindi mo na in order. Yes. Dahil malungkot si letter C. Bawal judgmental siya. Di pa kumakain. Oo, ma. Si girl angil eh. So letter C unahin ko. Si, dahil lang sa C, pasok please. Malungkot. Dahil sa kanyang expression. Oo, na... Oo, parang malungkot siya. Pero lahat sila kasi dapat poker face. Ah, ganun ba? Mm. Letter B? B. Si Bea. Bakit naman sa tingin mo si Bea? Bea. Parang meron siyang something na nararamdaman kong tinatago sa loob. Parang nararamdaman. Yeah. Letter G? Jane. Jane. Dahil sa kulay ng buhok. Ma, nagpariban ka ba? Tapos, letter D. Curvy. Curvy. Yun. Ewan ko lang kung aayon si Philip, ang aking partner. Tanungin natin. Tanong natin kung saan aayon si Philip. Philip! Philip! O, ano ka ba? Hello po! Saan aayon ka ba dun sa mga choices? Ay. Actually, sang-ayon po ako kay Miss Glydel. Pero po, gusto ko pong parang nag-ano po yung heart ko kay letter E, kay Jen. Oh, kay E. Kasi about parenthood po yung sinabi niya. Parenthood is the best love and not headache. Uy, nakikinig ha? Sino papalit mo kay E? Eh, sinulat niya eh. Magaling ito. Magaling po siya. Yung mga kasabihan, meron siyang kodigo. Ninono? Siguro po. Sino papalitan? Si letter C. Ah, si Jelik. Si Angie. Jelik. Angelique. Okay. Ayun. Pero tandaan mo, Philip. Si letter E, sinulat sa kamay. Diba? Dapat kung talagang nasa puso niya, hindi niya dapat isusulat sa kamay. Dapat masasabi niya yun. Pwede rin. Diba? In her own pwede words. Rin, pwede ha? Hindi, ano pwede, pa lang sa'yo? Wala akong makakita ng ano, ng kaway na ano. Sita, tsaka tismos ang kapitbahaya. Pero pwede ha? Parang hindi ano ha? Hindi, ikaw Philip. Sige, okay lang. Basta pero, advice pero nasa iyo pa rin naman yung final na judgment choice. Kung okay. Yes po, suggestion po. Kayo po, Miss Glydel. Yan o, natakot tuloy si Philip. Tumiklop. Ang hinahanap natin, older than 10 years old, na nalaman nila na sila ay adopted. Sila. Yes. So, sige, Philip, meet halfway tayo. Ako naman ang pumili ng tatlo. Sige, ikaw si letter E. At tatanggalin ko si letter E. Jen, sino papalitan? Si Ipo, letter... What, Philip? Jen. Si C? Si Jelik? Jelik. Si C, papalitan dali po, si letter C po yung tatanggalin natin. C po yung tatanggalin. Yun. Sige. Nako, pero ang first choice mo, si Jelik. Yeah, si Jelik. So humanda ka, Philip. Jen, huwag ka umuwi, hindi ka tinatanggal. Diyan ka lang. Tapo tuloy itong natsaw. Waalis na. Pero hindi eh. Ayan na, nakupuan na eh. Kasi... Sige po, kayo po. Suggestion lang po yun, Miss Glydel. Kayo po ma... Suggestion na lang daw yun po. Balik si letter C. Sorry. Balik si letter C, tanggal si letter F. Okay. Sorry ha, magulo ang utak ko. Ikaw muna, masusunod ngayon. Yan, okay na sa akin to. Final na to. So binalik mo si... Letter C, bossing. Letter C. Inalis mo ulit si... Letter E. Jen. Yeah. Na suggestion ni... Philip. Is that your final judgment? Final judgment, bossing. Ayan na. Oh, Philip, tandaan mo, ha? Unahin na natin si...
Sino ba yung unang pinili niya? Si B. Si Jilik talaga. Si Jilik po, ang kanyang first choice. Si Jilik. Jelly. Pinili. Inalis. Binalik. Si Jilik, ikaw ba meron kang adoptive parents? Meron po. Yeah. Meron. Oh, meron po. May baka mamaya, hindi natin alam. Oh. Paano? Yung ano eh, 10 years old eh. 10 years old. Oo, tama po. Ilan taong ka na? 31 po. Oh, 31. Pwede eh. Ang tanong! Tama ba ang ginawa ni Glydel? Hindi, baka mamaya mali rin yung papalit ni Philip. Malalaman natin mamaya. Hindi natin masyado sure. Pero, Angelic, meron kang adoptive parents. Meron adopted po. Ka. Apo. Kailan mo nalaman? 7 years old po ako. 7. Ang hinahanap natin is? 10. 11. Older than 10. So, bali 11. 11 years old, pataas. Paano mo nalaman yun? May sinabi ba nila o may nagsabi sa'yo? Nung maghiwalay po kasi yung parents ko, yung adoptive parents ko po, sinabi na po sa akin ng mother ko na ampon nga po nila ako. 7 years old ka niyan? Apa. 9. Ano, paano mo... Oh, parang kaya mo bang balikan? Paano mo tinanggap ng 7 years old? Kasi po, ano po, nung 7 years old po ako kasi, daddy's girl po kasi ako nung bata. Mm-mm. So parang... Hindi ko po maintindihan kung bakit sila naghiwalay. So, in-explain po sa akin ng mami ko na ganun. Tapos, in-explain niya na rin po sa akin na adopted nga po ako. Kasi po, nung kinasal sila, hindi po sila na magkaroon ng anak. So, ang gusto po ng mami ko na magkaanak is babae. Tapos, nung may nag-alok po sa kanila na may gustong magpaampon, ayun po, inampon na po nila ako. Pero po nung sinabi po sa akin noon, syempre bata pa po ako, 7 years old. Hindi ko pa po naiintindihan masyado. Siguro nung lumalaki na, tanong ako ng tanong sa mami ko, ano ba ibig sabihin ng ampon, ganun. Mm-hmm. Tapos unti-unti ko na po siya natanggap. Kailan mo finally naiintindihan? Siguro mga high school na po ako. Paano mo tinanggap yun? Nung high school ka na? Wala. Okay naman po sa akin kasi nagpapasalamat po ako kasi kinuha po nila ako. Kasi ang kwento po sa akin ng mami ko is hindi daw po ako kaya ang buhay nung biological parents ko po. So gusto po nilang talagang ipaampon ako. So nagpapasalamat din po ako sa kanila kasi kung hindi nila ako pinaampon, hindi rin po siguro ako mabubuhay. Nung lumalaki ka ba, meron kang mga iba kang mga friends, mga kalaro, or... Meron naman po. Nung bata po ako, lagi po akong nasa mga pinsan ko, mm-hmm. sa mga tiyahin ko po, ganun. So, may mga kapatid ka? Meron po akong kapatid na half-brother sa mommy's side ko po, sa mother's side. 4 na lalaki. Oh, kumusta naman yung... Okay naman po. Tanggap po nila ako. Masaya po sila kasi... Ako po yung kasakasama ng mami ko hanggang ngayon kasi may mga sariling pamilya na rin po sila. Mm. Yung relationship naman, yung pagpapalaki sa'yo ni mami. Okay naman po. Eh sabi mo kanina, daddy's girl ka. Oh. Tapos, pero naghiwalay sila kay mami ka na. Kay mami po ako naiwan. Kasi po, kaya po sila naghiwalay. So makabilang bahay po yung daddy ko. Nandun lang pala sa kabila. Oo, pati mo pinapasya lang. Pero, paano yun? Siyempre, bilang daddy's girl ka nga, tapos biglang, nawala si daddy, tapos... Si mami na. Ano naman po yun eh, nung naghiwalay po sila, kinukuha-kuha pa rin naman po ako ng daddy ko. Okay. Pag mamamasyal po, tapos hahatid sa school, susunduin sa school, ganun po. Pero ikaw, may nakikita ka na pwede silang maging maayos pa pagdating ng oras. Hindi na po. Kasi patay na po yun dati ko. Yung adoptive father ko po. Namatay na po siya nung 12 years old pa lang po ako. Maaga lang din. Ayon ba maghanap na ibang daddy? Meron ka bang anong hindi nasabi sa daddy mo? Wala naman po. Kasi close din naman po ako sa daddy ko. Ayun naman, ayun yan. Opo. Nung namatay naman po siya, okay naman po kami. Pero nung namatay din mo naman po siya, nag-aayos din po sila nung mami ko. Ah. Bago po siya mamatay,
ano po kasi yun eh, umuwi po yung mami ko sa province. Mm. Tapos naiwan dito yung, naiwan po ako dito sa Manila. Tapos, yung daddy ko parang gusto niyang sundan si mami sa province para lang po mag-sorry. Tapos yun na po, doon na po siya naabutan. Doon na po namatay yung daddy ko. So hindi, magkasama hindi siya... po sila nung namatay si daddy. Ah. So nagkaayos din in the end? Apo. Kumbang humingi pa ng tawad ang si daddy mo po? Apo, pati po yung babae po. Oh. Nagpatawaran sila. Apo. Yun naman yung maganda. Tapos ikaw, siyempre, pinalaki ka niya bilang 12 years old. Nasabi mo na ba sa kanya lahat yung gusto mong sabihin kay daddy mo? Opo. Open naman po ako kay daddy nun eh kasi ano naman po ako. Kasi nga daddy's girl, lahat bigay sa akin, lahat ganito. So, ina-express ko naman sa daddy ko na mahal ko siya kahit na maga siya nawala. Minsan naiisip ko na sana hindi siya namaga nawala kasi ang hirap lumaki ng walang tatay. So, minsan iniisip ko, nakikita ko yung ibang kaibigan ko, ibang classmate ko noon na buti pa sila may tatay pa, ako wala na. So, pero nagpapasalamat pa din ako kasi kung hindi siya kinuha ni Lord, siguro mas lalo kami mahihirapan kasi mahihirapan din siya sa sakit niya kasi may sakit po talaga siya. Sabi nga, lahat ng bagay may dahilan niya kung bakit maaga siya nawala. Pero importante, napalaki ka nila. Tingnan mo nga, ang laki mo, di ba? Ano ba? Napalaki ka na maayos. Healthy! Healthy. Malusog, mm-hmm. di ba? Thank you. Kay mami naman, siyempre. Oh. Kinausap si daddy. Angelique, ano naman ang gusto mong sabihin sa iyong mami? Na inalagaan ka. Ah, mami. Alam ko na nanonood ka ngayon kasi sana, gusto niyo sana kasi sumama ka. So, hindi pwede kasi senior citizen. Ay, alam mo naman kung gano'ng kita kamahal. Alam mo yon, lahat ginagawa ko, lahat ibibigay ko kung kaya ko. Nagpapasalamat din ako sa'yo kasi kundi dahil sa'yo, hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon. Tinaguyod mo ko mag-isa, na kaya mo mag-isa yun hanggang ngayon. Kaya maraming maraming salamat. I love you, Mami. Hello, shout out kay Mami. Ano pangalan ni Mami? Divina po. Mami Divine. Mami Divina. Ayan. Thank you po. Sa pagpapalaki at pag-alaga kay Jelic. Salamat. Thank you, Jelic. Ano? Ano, Paolo? Okay ka pa? Okay pa. Kasama okay pa. Natin si Audit ngayon. Ha? Kasama natin? Okay pa, bossing. Si Glydel, hindi okay. Nabawasan ng 5,000. Si... No? Nabawasan agad eh. Oo. Si B. Bia. Bibia. Bibia. Bea. Para make-up, no? Mm-mm. Ikaw, Bea, meron kang adoptive parents. Yes. Yes. Ilan taon ka na ngayon? 40. Yan. Medyo mm-hmm. malayo-layo yung agmo. Oo. Ang tanong! No! 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 Tama bang choice ni Glydel? Check na check ang moment na yan ay hatid sa atin ng Lazada Mid-Year Bounce Back Sale! This is it mga Dabar Cats! I-check out nyo na lahat ng mga items yun. Yung iniipon ninyo, yung nilagay nyo sa add to cart nyo. I-check out nyo na sa inyong Lazada cart para sa malaking discounts sa Lazada Mid-Year Bounce Back Sale. Today lang yan! Yan na nga sinasabi ngayon. Natin. Ngayon na yan kasi discounted na lahat ang items. Libre pay shipping. Yes! Ibig sabihin, iahatid sa bahay ninyo ng walang bayad kahit bayan. Magkano pa yung binili ninyo. Diba? Kaya i-download nyo na mga Dabar Cats ang Lazada app. Sa mga Dabar Cats naman, nakaka-download lang ng Lazada app. Meron din regalo sa inyong Lazada. Ito sa ating screen, ang special 100 peso voucher code. Yan po, magagamit nyo yan. Ayan, ha? Today. Magagamit nyo yan ngayon, 500 pesos minimum spend only. Ayan, nakikita nyo ha, pagdagdag na rin yan sa pamimili nyo ngayon lang yan. Sa Lazada Bounce Back Sale!
Lansada na tayo, Double Cuts! Go! Ah, andito ka pa pala, Bea? Oo nga, ikaw kasi. Medyo na, napa-arty lang tayo doon. Bea, ikaw naman. Paano mo naman nalaman? At ilang taon siya? Ilang taon, ganong nalaman mo? 15 years old ako, nalaman na adopted ako. Mm-hmm. So, yun, in-approach ako ng parents ko na adopted ako. Tapos, syempre, growing up, may mga tukso-tukso, may mga hindi naman maiwasan yung yung mga tinatago. Even though na yung parents ko, they really treat me like their own. Pero syempre, may marami ka pa rin maririnig na ano, bale adopted ka. Kaya Growing up, meron nang parang naririnig balibalita na gano'n. Na yes. Bago pa nila sabihin sa'yo, meron ka ng mga naririnig. Yes po, sa especially ba kinakabahan, may naririnig ka. Ano ba? Hindi. Ano, siguro hindi pa ganun ka, na, yung na-affect ako. Kasi siyempre, bata pa eh, maliit pa. Tapos, so wala pa sa isip ko. Siguro, yung siyempre nagkaisip ako during high school days. So yun na nila, yung time na yun na in-approach ako na hindi ako totoong anak nila. Paano mo tinanggap o paano mo? Siyempre, mahirap din sa part ko knowing na very sad yung origin ko. Kasi siyempre, ito ano, hindi kasi confirm pa na anong nangyari from my origin. Pero ang sabi nila na buntis pa daw yung biological mother ko. Bale, kinontrata na doon sa nagiging parents ko yung umampon sa akin. So sad kasi bakit kasi hindi ko pa rin makuha hanggang ngayon even this sa edad kong to kung bakit ganun yung bang ewan ko kasi until na I feel so incomplete kasi syempre growing up lalo na yung mga nag-ampun sa akin wala na they died like my mother 5 years ago and then my father 7 or 8 years ago. So ngayon, parang ako na lang nag-iisa and with my friends. So ang hirap yung umaakyat ka, yung parang may humahatak pa rin sa'yo. Kasi parang feeling ko hindi ka pa rin complete. Yung kahit gaano pa yung success na inabot mo. Pero deep inside my heart, parang kulang pa rin. Pero yung mga parents mo na nagpalaki sa'yo, hindi naman sila nagkulang sa'yo, nagpapalaki. Inasikaso ka naman nila ng maayos. Yung relationship mo sa kanila. Hindi naman po sila nagkulang. Actually, I'm grateful na inampon nila ako, tapos inalagaan, pinalaki, tapos minahal. Pero syempre, nawala na sila. Parang, nisinilang ka, wala na nga, diba? Tapos, inampon ka, tapos wala namatay na sila. So, syempre, at the age of 40, so 30-something ako. Parang, so, nangangapa ka pa rin. It's too early for me na iwanan niyo ako. Yung bang, kahit sabihin pang marami akong awards or na-achieve sa sarili ko. Pero parang, syempre, pag may in-achieve or something, ang unang-unang magiging proud mo, yung family mo. Wala nang iba. Kasi second thing is yung mga friends mo na, di ba? Wala ka bang kapatid? Meron akong kapatid kasi dalawa kaming ampon, tapos isa yung biological son nila. Kasi yung umampon sa akin, yung mga daddy ko, nag-asawa sila ng mga 35 na. So, hindi na sila magkaanak. So, isa na lang yung anak nila. Tapos nag-ampon sila ng dalawa. Ako at saka yung sister ko. Kamusta kayo yung relationship mo ng kapatid mo ngayon? Actually, we're not in good terms. Ayoko lang muna pag-usapan. Ah, hindi, okay. Nangyayari naman yan kahit yung totoong magkakapatid or adoptive man or hindi, nangyayari yung mga ganyan sa galit pamilya. Galit ganda. Huwag na natin pag-usapan. Ano yung pinagkagalitan ninyo? Ano ba? Sabi mo nga, huwag na pag-usapan eh. Ayaw. So, paano yun? So, hanggang ngayon, daladala mo yung bakit? Ba't gano'n ang nangyari? Ganun. Nasa tiyan pa lang siya. Yes po, kasi syempre, lalo na sa panahon ngayon, yung parang kung aalis ka, may nakita kang family, na api, na ngayon,
yung nag-unite sila, parang syempre, hindi mo maiwasan na ma-insecure or maingit. Diba? So parang nafe-feel ko din yun. And then, I don't know if something talaga na pag, for example, yung adopted ka, tapos lalo na ako lang mag-isa ngayon sa buhay ko, yung parang bang something na may kulang talaga. I don't know kung naranasan ba yun sa iba, pero yun ang nafe-feel ko ngayon. Kasi inisip natin, baka pag medyo nag-mature na, tatanggap na, mas madali nang matatanggap. Pero with you, parang hanggang ngayon, andyan pa din. Yes po. Sabi nga natin, kung ano man yung problema ang dinadala mo, at man yung nasa isip na parang may humahatak, mag-pray ka lang mag-pray kasi unti-unting ibibigay siya yan. Unti-unting humahatak na yun, luluwag na, makakaangat ka na. Yes po. Ano gusto mo sabihin ngayon sa yung mga adoptive parents, sa parents mo? Dad and ma'am, alam kong lagi niyo akong ginaguide. Kahit ako na lang mag-isang sa buhay. Ang hirap. Ang hirap na maglinon sa mga friends na lang. Grateful ako na pinalaki niyo ako. Ang tama. Alam ko wala ka. Hindi ka nagkulang sa akin. Salamat sa lahat-lahat. At lalo na dun sa mga tumulong sa akin. Wala noon hanggang ngayon na hindi nagbago. Sa mga friends ko. At sa mga naituring kong cousins kahit hindi magkadugo. Thank you sobra. Well, okay ka, Paolo? Okay pa ako. Well, yun nga, darating ang panahon, makukuha mo rin yung sagot doon sa hinahanap mo. Ooh. And good luck. Thank you. Pag gusto mo maglibang-libang, tawagan mo lang si Paolo. Ba? Oh. Gamit mo na ata yan. Huwag ka nang ano, ya mo na. Hindi pa. Good luck, Bea. Salamat sa pagpano ng kwento Thank mo sa amin. Isunod natin si Kirby. Letter D. Kirby. Baby. Baby Kirby ano nga. Kirby, hindi. Baby. Ah, katunog naman eh. Sounds like. Okay. Baby, meron ka bang adoptive parents? Meron po. Meron. 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 Ilan taon ka na ngayon, Brad? 27. Batang-bata. Ang tanong! Anong Facebook mo? Hindi yun ay tatanong mo. Tama ba ang choice ni Glydel? Ang laka! Nako! Dalawa na! 40,000 pieces na lang. Protect your money. Kirby, pero meron kang adoptive pero adopted ka. Kailan mo nalaman na adopted ka? 8 years old. 8? Bata pa. Mm-hmm. Paano mo naman nalaman? Sinabi ba nila sa'yo or? Hinamin nila. Mami ano sabi nila? Yun, na adopted daw nila ako. Kasi marami na rin nang-aasar sa akin na hindi ko daw kamukha yung parents ko. Mama ko tsaka mami ko. Wala akong kamukha sa nila. Mama and mommy. Ah. Isa sa kanila dati, tomboy. Mm. Sinadopt nila ako. Oh, so pareha silang mama at saka mami. Inadopt ka. Oo. Tapos, paano nila sinabi sa'yo? Ikwento mo naman sa amin. Napagkasunduan lang nila. Kasi naghiwalay sila dahil nagbabae na sila parehas. Nag-Christian kasi sila. Okay. So, nung inadopt nila ako, yung isa sa kanila, parang siya yung lalaki-lalaki. Mm-hmm. Typical na tomboy tsaka babae. Pero hindi mo pa alam ng mga ganun edad. Hindi pa. Tapos ang alam ko nga nun is, papa ko talaga yung tomboy. Yung alam ko. Tapos, inamin nila sa akin nung 8 years old ako kasi nag-Christian na sila. Mm-hmm. Pareha silang naging babae na. Mm-hmm. Naging magkaibigan na lang sila. So, ayun sila. Yan. So ngayon, pareho na silang babae ngayon. Yes. Lumalaki ka. From 8 years old, naging babae na sila. Lumalaki ka. Paano mo iniintindi itong mga bagay na to? Medyo mahirap nung una nung sinabi nila sa akin. Kasi 8 years old ako, tapos medyo gulo. Medyo naguguluhan ako, parang hindi ko magets. Hindi mo pa alam, siyempre, yung mga bagay. Hindi ko maintindihan. Tapos nung
siguro nagkakaisip na ako, parang natatanggap ko. Kasi ano naman, mababait sila. Yes. Yung dalawang nagampon sa akin, sobrang hands down ako sa dalawang yun. Nung naging nag-Christian na sila, sabi mo, ano yun, naging... Sino na nagpalaki sa'yo? Together pa rin sila? Or? Ah, hindi. Naghiwalay na sila. Minsan kay mami, kay mama, ganun. Oh. So, wala kang pinag-i-stayan ngayon? Po? Wala kang pinag-i-stayan ngayon? Kung kanino ka nag-i-stay ngayon? Kung doon sa isa? Ah, wala po. Nakabukod na ako sa amin. Hmm. Eh, paano mo naman... Oo, kailan mo fully natanggap? Natanggap? Siguro ano, teenager ako. Mga 18, ganun. Parang hindi ko naramdaman kasi yung nararamdaman ng iba na parang masama loob nila sa nag-ampon sa kanila, kasi nilihim sa kanila, ganun. Ah, so ikaw? Thankful ako sa kanila eh. Minahal yun ang nararamdaman mo. Pero wala kang namimiss na kagaya ni Jilling na laki siya sa tatay niya halos, papa's girl siya, tapos nawala yung tatay niya. Ikaw, wala ka bang hinahanap na tatay? Kasi parehong babae yung kinalakihan mo. Ano? Yung mga tito ko nandiyan naman. Parang sila yung father figure sa akin. No? Marami sila. Kasi since dalawang family nga, na tito ko from mama and tito ko from mommy. Yes. So, marami. Maraming nag-aalala. Marami siya nakalakihan. Anong gusto mo ngayon sabihin sa yung mga kay mommies? Mama at kay mami. Kay mama at kay mami. Thank you sa pagpapalaki sa akin, ma. Tsaka, mami, mahal na mahal ko kayo. Ayun, no? Ayun, si mami, tsaka si mama. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Ayun, dalawa na. Dalawa na ang tanggal. Dalawa na, mali. Gusto mong... Tumatlo. Subukang matatlo. Nako! Wag naman. Ang natitira ay si Jane, okay? Bibigyan kita ng pagkakataon kung gusto mong magbago, gusto mong palitan, kung gusto mo lang naman. Andiyan pa si Jen, yung kanginang pinili ni... Si Carol, Philip. Andiyan din. Si Carol and si Ken. Si Ken, andiyan pa rin. Ken. Pwedeng mong sundin si Philip. Pwedeng hindi rin. Pwedeng hindi rin. Ginulo niyo ako. Pagkakatawanan ko na to. Si Gina sige. Lang talaga. Straight na natin. Straight na natin. Okay. Tandaan mo yan, ha? Ayan, ako. Sabi na. Sabi natin si Jane. Jane. Kakausapin na namin. Jane, ikaw ba meron kang mga adoptive parents? Yes po. Yes. Ilan taon ka na ngayon? 27. 27? Bata pa? Ang tanong! No! No! Anong shade ng blonde yung buhok mo? Hindi! Tama ba si Glydel? Ano naman? Muntik may straight, ha? Nakaisa ka. Perfect score ako, ha? Nakaisa naman. Oo nga, nakaisa. 35,000 pieces. Okay. Jane, ikaw naman, ilang taon mo naman nalaman? 10. Ang hinahanap natin is older than 10. So, 11. Hindi pasok yun. Hindi pumasok. Oo, nasa borderline ko. Jane, paano mo naman nalaman? Nalaman mo sa ko amin? Siya dahil sa mga kapitbahay namin. Ha? Kapitbahay namin. Sa mga chismos. Kapitbahay niyo ba si Chiska? Yes. Naku. Lumalaki ako na, alam mo ba na hindi ka tunay na anak nila? Sinasabi ng kapitbahay mo? Alam mo ba na ano, yung mama mo ganito, napadpad lang siya dito sa lugar natin, and then meron siyang nakarelasyon na taga sa amin. And then, ano? Ibig sabihin yung chismosang kapitbahay talaga yun. Oo. So, ano, para sa akin kasi bata pa ako, wala pa sa akin yun eh. And then sa nagkaroon ako ng
edad. Kasi ang papa ko ayaw niyang sabihin, ayaw niyang aminin sa akin kasi lagi ang katwiran niya, anak kita, hindi kita ampon. Eh, yung nanay, yung mama mo? 2 years old pa lang kasi ako naghiwalay na sila ng ano, ng nanay mama, ng asawa niya. So si papa na lang yun nandiyan sa akin. Tapos tuwing tinatanong ko siya na paampun ba ako, hindi, yun lagi yung sagot niya sa akin. Hanggang sa yung best friend ng mama, yung best friend ng mama ko, na tunay na mama ko, na kapitbahay lang namin kung saan ako pinanganak, inamin niya sa akin lahat na yung mama mo, best friend ko, taga Quezon siya, hindi maganda kasi yung buhay ng mama mo, kaya inampon ka. Dapat sa kanila ako, kaso sabay silang nagbuntis. So yung adopted parents ko, nakaabang na sila. Pero hindi si tatay mo ang nagsabi sa'yo? Hindi. Nung nalaman mo na sinabi ng best friend ng mama mo, paano mo tinanong o paano mo hinarap sa tatay mo yung... paano mo inopen sa kanya yan? Hindi ko siya inopen talaga kasi ayaw niya talaga ng pinag-uusapan about dun kasi lagi Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Ayaw niya kasi anak niya raw ako. Hindi, talaga siguro minahal ka na nung tatay mo. Tinuring ka niya talagang tunay na sobra talaga. Hindi niya pinaramdam sa akin na ampun ako. Pinaramdam niya na anak niya talaga ako. Lahat binigay niya. Lahat binigay ni Papa sa akin. So, hindi mo, wala kang balak sa kanya na... So, hindi niya naman talaga aminin. Hindi mo na talaga ako confirm. Ayaw. Kasi ayaw niya. Ayaw talaga. Kaya tanong pilit ko, yun lang lagi ang sagot niya. Anak kita... Hindi kita ampon. Yun naman ang importante, yung inalagaan ka at minahal ka bilang... Yes. Na siya lang mag-isa. Yes. May gusto kang sabihin sa... Tatay. Mga kapitbahay muna na chismosa. Mga kapitbahay muna. Hindi, sa tatay. Nangunguna kayo eh. Hindi, makikinig ako. Sa tatay. Kitatay. Pa. Kay papa. Hindi ko man madalas nasasabi sa'yo, pero alam ko naman na nararamdaman mo na mahal kita. At andito lang kami. Andito ako. Para lang sa'yo. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. I love you, Pa. Ano pangalan ni Papa? Timoteo Dandoy. Ayan. Papa Timoteo. Thank you sa pag-alaga. Timoteo. Ano naman pangalan ng kapitbahay niyo? Cheese. Patay na po siya. Sorry. Sumalangit na. Thank you, Jane. Patawarin siya. Cheese ka boy pa. Si Cheese ka pala. Nag-cheese. So, ibig sabihin, lahat ng hindi niya napili, lahat mo natitira, yun ang tama. Oh, parang ganun na. Opo. Napili ko lahat ng hindi. Si Jane, nung sinasuggest ni kanina ni Philip. Ayan, Jen. Kasi nang-obvious si Jen eh. Kasi kamote naman. Ay, nako. Ayan na. Naiyak na si Jen. Jen, hindi na namin tatanong yung kasabihan mo. Huwag ka nang iiyak. Hindi, okay lang yan. Ikaw naman, Jen. Ilang taon mo nalaman? Ilang taon mo nalaman? 18 po. Debu? Medyo malaki na. Ilang taon ka na ba ngayon? 22 po. Bata pa si Jen. Paano sinabi habang nagkukutil yun? Nung sinayaw siya ng tatay niya. Hindi, paano? Ano yan? Nung 18 ka, nag-party ka ba? O hindi ka nag-party? Paano sinabi sa'yo? Sinabi lang po kasi narinig ko lang po sa kapitbahay namin. Yan na naman mga kapitbahay na yan. So narin... Anong sabi ng kapitbahay? Siguro po mga 10 years old po ako. Lagi po ako sinasabihin ng ampun. Ah, sinasabi na nila yun. Yung nagsasabi sa'yo, ano ba yan? May edad na o kaedad? May edad na din po. Pag sinasabi sa'yo ganun, anong ginagawa mo? Masakit po. Sana yung mga kapitbahay naman, kung ano yung nalalaman nyo, manahimik na lang kayo. Hindi nyo alam kung ano yung sakit na dinudulot nyo sa bata. Kasi natatanong lang naman kami. Kasi nga mga pakela, meron kayong mga chismosa, yung mga ano na yan. Tapos nung nag-18 ka, tinanong mo na sa kanila. Tinanong mo ba or sinabi nung... Sinabi, nag-usap po. Kinausap ko po si mama. Ano sabi mo? Ano sabi mo kay mama? Ayun nga po, sinabi nga po nila ampun ako. P-
pero yung confirmation nung 18? Ano po? Nung time na po na sinabi, naglayas po ako. Naglayas ka? Parang nagalit ka, nagrebelde ka? Mm-mm. Bakit ka agad lumayas? Kasi po, dati po akala ko dun sa papa ko po, ano, na anak talaga nila ako. Tapos nung nalaman ko po, bigla po kong umalis, lumayas po ako. Doon po ako nagstay sa kaibigan ko. Oh, pagkatapos? Tapos yun po, siguro napag-isip-isipan ko po na lahat po ng sinakripisyo po ng magulang ko, parang nagkusa din po akong bumalik kasi syempre inalagaan po nila ako. Parang out ng na-loob ko na rin po yun sa kanila. Hindi, kasi kanya-kanyang pakiramdaman tao, hindi ka naman namin masisisi. Na, kasi yung paglayas mo, hindi naman sila yung may dahilan eh. Hindi naman sila yung may kasalanan, kumbaga. Wala tayong kasalanan, hindi natin alam ang rason ng mga magulang mo. Pero napag-isip-isip mo na kailangan mas pasalamatan mo sila. Opo. Kaya bumalik po ako doon, tapos nagsorry po ako kay mama. Ano sabi mo kay mama mo pag uwi mo? Ayun po, hindi ko na uulitin. Tapos nag-ano po ako nung nag-sorry po ako sa kanya. Tapos ayun po, sinabi niya na rin po sa kanya ng totoo. Yes, Paolo? Wala na eh, kinuha na eh. Bigay ng Jen, tissue. Andito ngayon yung si Mama. Hi, Mama Girlie. Ay, nasira yung damit ata ni Nanay. Mami. Hello po. Hello po. Kamusta po? Bakit naman po, paano po kayo nag-decide na finally sabihin sa kanya? Kasi ano po, parang yun na yung paraan ko na baka magbago siya. Kasi parang medyo napapabarkada siya. Mm-hmm. Ay. Kaya sinabi ko na lang din, baka magbago siya. Yung sinabi niyo ba sa kanya yung na-adapted ka? Opo. Ibig sabihin ba nun na bahala ka na kung magwawala ka o hindi? Parang ganun ba ho? Kasi po ano yun, parang medyo nagpasaway siya. Mm-hmm. Kaya sabi ko, baka yun na rin yung paraan ko para makatulong. Makatulong kasi wala na akong malapitan. Mm-hmm. Pero po nung sinabi, umalis siya, naglayas. Nung bumalik po siya, nung nag-sorry naman po sa inyo. Opo, nag-sorry naman po siya. Uh-huh. Sabi ko, ayusin niya yung buhay niya kasi siya naman tinuring kong tunay na anak talaga. Pero si Jin, ikaw, gaano ba? Ba't kailangan sabihin ng nanay mo yun? Hindi ko naman sinasabing salbahe ka. Gaano ka kakulit o kabarkada nung mga time na yun? Nung high school po na nagkakating po ako, tapos ayun po, laging sa kaibigan, tapos doon na rin po ako pumunta. Hindi ka nakikinig sa payo ni nanay mo sa'yo? Hindi po. Pero nung sinabi niya sa'yo na ikaw nga ay adapted, ano yung pagbabago? Meron ba? Meron po. Ano? Siyempre kasi bata pa rin naman si Jen. So medyo nababarkada talaga. Pero ngayon, Jen, anong gusto mong i-promise kay mama mo? Mama mo? Ma, magbabago na ako. Sorry po sa mga ginawa ko, Daddy. Hindi na po ulitin. Kayo po, Mami, anong gusto niyo sabihin kay baby niyo? Mahal naman kita, Jen. Akala mo lang hindi kita mahal. Sinabi ko yun sa'yo kasi hindi ko intention na saktan ka. Gusto ko lang sana na mapabuti yung buhay mo. Hindi ka naman masyadong naging pasaway. Kaya lang yung kikipagkaibigan mo,
na dapat na pangbayad na inutos ko sa kanya na pangbayad ng yung binintang ko ng pansit, ipapakain niya sa kaibigan niya. Doon ako sumuko na magiging masaya lang siya kahit ako na yung magdosa. Kaya ngayon, sana magbago ka na kasi lalo tayo-tayo na lang. Mahal naman kita eh. Lagi mong tinatanong na kung mahal kita, kung maganda ka. Oo naman. Tatanungin mo ako pag hindi ako galit. Pag galit, sasabihin ko talagang hindi. Pero maganda ka naman, saka mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari. Yun naman ang importante. Tatandaan mo yan lagi. At saka sa kagaya ni Jen, sabi mo nga, kagaya.